Hi guys! Magandang hapon! Finally, nagkaroon din ako ng time at lakas ng loob para gawin tong video na to. Tukol lang naman to sa braces, mga tanong doon sa vlog ko kung paano, saan ako nagpalagay, yung sakit, etc. etc. So, yun lang ang sasabihin ko guys, kasi wala akong ka-idea pa. So, una, pasensya nyo na kami maririnig kayong mga airplane, mga bata naglalaro sa labas, or mga nagtitinda, pasensya nyo na. So, unang tanong pala ng marami, ng madalas tanong, saan ako nagpalagay? Nagpalagay po ako sa Asia World Dental Clinic or UDC Asia World Corporation. Ayan. Diyan sa may Buendia. Malapit lang sa LRT station. Ito yung ano nila. Ayan guys. Pakita ko na lang. Yan. Ayan. Complete ano na siya. Complete braces package. Inclusive yung panoramic x-ray. Intraoral and extraoral picture. Talagang mamagshot yung ano mo. Yung bibig mo. Yung itsura ng bibig. Anong ngipin mo talaga. Tapos, orthowax and orthowax monthly cleaning and retainers. Yes, free na yung retainers after 2 years. And itong ano ko, itong package ko is set B. Yung price niya is 50k. Yes, tumatagay ko na 50k. Pero yung set A, 25k lang. Yun nga lang, sabi nung doktora, hindi daw pwede sa akin yung set A kasi traditional brackets lang yun nandun. Yung apat yung hook, yung sinasabi niya. Apat na hook. Kasi sa akin, anime. Ewan ko mapapansin niyo. Pakita ko. Ayan. Ayan. So, yun. Di ko alam kung anong pagkakaiba nila. Pero sabi ng doktora, anong dentista, hindi daw ako masasatisfied doon sa 25,000 na package or sa set A. Kasi iba daw yung case ko. Yun, unang-una, per ano pala. Depende pala sa case yung price guys ng package. Hindi porque 25 sa ano sa kapatid ko, eh ganun na rin sa akin. Kasi nag-expect ako eh. Kasi akala ko 25,000 din. So, grabe pala problema ng ano ko, ng ipin. Kaya nasa set B ako. Kaya ayun. Down payment ko is 10,000 and monthly magbibigay ako ng 2,000 pesos per ano per adjustment. Yun. And then ito nga pala yung ano nila. Ewan ko nakita niyo na kanina, mga main clinic si Manong magtataho andiyan na. Excuse me na lang. Pero bibilisan ko lang. Ayan sa main nila. Pakita ko na lang din sana makita niyo. Ayan. And then what else? May ano siya? May kontrata. Yes, may contract siya. Di mo siya pwedeng ipatanggal pag gusto mo na kasi magbabayad ka ng fine na 3,000. So yun nga guys, may kontrata siya. Kaya hindi mo pwedeng basta-basta ayawan or di mo pwede basta-basta ipatanggal pag ayaw mo na kasi may fine ka na 30,000 pesos. So sayang naman yung sakit na naranasan mo, 'di ba? First time pa lang na magpalagay ka. Kung ayaw ka, ituloy mo na lang. Yun. And dapat din sigurado kayo kung magpapalagay kayo kasi yung sakit niya, unang question yun, madalas na itanong, gaano kasakit? Sobrang sakit. Upon installation, wala, di mo pa mararamdaman yung sakit niya. Kaso, kinagabihan, doon na. Kailangan mo na ng mefenamic acid. Mefenamic acid talaga. Mga 1,000 grams ng iinumin niya. Tapos, sa pangingilo, nag times 3 siya. Kasi, mangilo na dati, yung sensitive na dati yung ngipin ko. Tapos, simula pa na magpalagay ako nito, na triple siya. Kaya, gamit kong toothpaste Sensodyne, which is I hate this talaga. Simula pa lang. Ayaw ko ng ano nito. Nasusuka ako dito. Madalas kami regaluhan nito nung in-law ko.
Kasi ito gamit nila, pero hindi ko ginagamit. And simula nga nung magpalagay ako, ayun, na-appreciate ko siya kasi sobrang-sobrang, nakakatulong siya sa sensitivity. So, yun, sa toothbrush naman, ito yung narecommend sa akin nung sa clinic. Ayan, kung makikita nyo, ayan siya. And, ano siya, ayan, parang may V-shape siya. Sana nakikita nyo, guys? V-shape, ayan. Parang may ano sa gitna. May ba tawag dyan? Basta mas mababa yung sa gitna niya para dun sa, sa mga brackets. And then sa niya, sa dulo niya, ayan, may nakalagay maliit na toothbrush din. Feeling ko nga pang sa nipple ng ng dede, ng bata. Ayan siya, pag tinanggal, ayan. Ayan, para naman siya sa mga singit-singit dyan. Kaso di ko siya masyado nagagamit kasi sensitive nga, mahirap mag gilid-gilid ba. So yun nga, ito yung ginagamit ko. And then kahapon, bumili ako ng panibagong toothbrush kasi masyadong masyadong malambot. Eh yung sa, sa bagang ko, parang hindi ako satisfied na hindi talaga siya nakakalikot tsaka hindi siya dumudugo. Ganun. Kaya, narecommend sa akin narecommend sa akin ni Reg. Hi Reg! Thank you sa pag-recommend mo na ito. Ortho-B toothbrush. Same lang din siya. Ganun din yung itsura niya. Kita ba? Ayan, basta ganun din yung itsura niya, guys. May ano dito sa gitna. Mas mababa yung sa gitna niya. Parang V-shape siya. Ginana niya. So, yung dalawang toothbrush yung ginagamit ko. Ito and ito. Pangbagang. Actually, ito. Yung gamit na ito. Kaya bumili ako ulit. And then, ito. Ano ba to? Dental floss. Lagi ko siyang dala. Ayan. Para siyang toothpick na rin siya. Pero hindi ako nagdi-dental floss kasi hindi ko alam kung paano gamitin. Ayan. Ngayon, may toothpick siya sa dulo. Lagi ko siyang dala. Kasi nga, pag kumakain ako ganun, kailangan matagal yung mga singit-singit. And then, what else? Ano pa guys yung tanong nyo? Sa darating nga palang linggo, ngayon linggo, ang first adjustment ko, kaya i-update ko din kayo ulit, ha? So, sana natanong ko yung mga tinatanong nyo and sana nakatulong to. Tapos, bago kayo magpalagay neto, mag-search din muna kayo kung may or mag-canvas ng mga murang clinic. Kasi alam ko may mas mura pa sa 25,000 eh. Or pinakamahal talaga is 50 na yung set B na 6 na brackets, chorba. So, yun, sa next time na lang ulit kasi talaga guys, kinakabahan ako. So, yun, salamat sa panunood. Bye!